Hello Crowellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey, kamusta kayong lahat? Ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit mananalo itong si Miss Bacoor Victoria Vincent Velasquez sa Miss Universe Philippines 2024. At syempre gagamitan natin siya ng 4Bs and 4Ps. Meron nga ba siya ng mga katangian na ito? Abangan po natin. Okay, pag-uusapan natin si Victoria Velasquez Vincent sa 4Ps muna. Unahin natin ang personality. Ay bago natin eksena ni Victoria Vincent, Velasquez Vincent ay siya po ay Miss Universe Charity noong 2021 at ngayon ay nagbabalik nga siya representing Bacoor sa Miss Universe Philippines 2024. At siya po ay half Kiwi, half Pilipina na contestant dito sa Miss Universe Philippines at isang happy na marunong din naman magtagalog ng very very light at talagang marunong din naman magmahal sa kultura ng mga Pinoy dahil tinanggihan niya ang Miss Universe New Zealand para magrepresent siya ng Miss Universe New Zealand sa Miss Universe Beauty Pageant. Di ba? Talagang makabayan talaga siya ng bonggang-bongga. At ngayon, pag-usapan natin ang 4Ps muna. Personality. Okay. Ang personality ni BBB noong 2021 ay very boring, very Lola Remedios, very basta ang lungkot na gano'n. Pero she is a nice girl. Pero yun nga lang yung dating niya baga sa masa at saka sa syempre nung 2021 ay talagang virtually lang natin siya lang nakikilala. Eh medyo boring nga yung eksena, pati nga yung eyes niya ay very dull. But so far, so good. Talaga lang namang kumakabog na rin yung kanyang hair and makeup at pinapalabas ng bubbly ang kanyang personality. Lalo na dito sa kanilang intro video ay kumabog talaga ang bonggang-bongga lung lola ninyo. Yung kanyang personality is super bubbly and amazing. Nawawala na yung kanya trademark na very dull or very Lola Remedios or very boring na personality. Hopefully, continue lang yan. At check natin yan ng bonggang-bongga. Next, ating pag-uusapan ay ang kanyang pasarela. Noong 2021, talagang malulungkot ka talaga sa kanyang pasarela kasi ang bigat niya. Okay naman yung lakad, okay naman yung sway, pero ang bigat lang ng dating. Ngayong 2024 ay medyo umokay ng very very light, pero kailangan pang gumaan. Yung smooth ng smooth ng smooth yung mga lakad, yung parang walang karga-kargang mga problema sa buhay. Dapat yung mga pasarela, dapat yung mga nalutang lang, yung mga ganun. Pero sa aking pagkakaintindi at sa aking pagkakaobserba, ay talagang ginagawa na naman niya ang paraan para bumongga ang kanyang pasarela. Punta naman tayo dito sa kanyang presence sa stage. Wala tayong problema doon. Matangkad, maganda, pak na pak, kumbaga, yung aura, yung tindig, wala tayong problema doon. Merong ganun na talagang presensya si Miss Victoria Velasquez Vincent when it comes to stage presence. Next, voice and projection. Actually, hindi ko naman ito pero problema kasi alam mo naman kung paanong galawang BBB. O diba, nandun innate na sa kanya yung voice and projection. Hindi siya balahura, whatsoever. Basta alam niya paano ang isang beauty queen kumilos at gumalaw. Isinasa puso niya na yun. Punta naman tayo dito sa 4Bs. Kung siya ay 3V, BBB, eto 4Bs. Unahin natin ang beauty. When it comes sa beauty talaga kay BBB, ito ang tinatawag na natin na classic
beauty. Ang ganda niya. Nagagandahan talaga ako sa kanya. Ayoko lang talaga yung mata niya na medyo pag ganun, malungkot. Pag ganun kasi yung mata niya eh, malungkot eh. Parang kahit na nakangiti siya, malungkot pa din. Pero when it comes to beauty, inside and out, wala tayong problema dyan. Kasi maganda naman talaga siya, na lalo na kung na-makeupan siya ng bonggang-bongga at pa-alive-alive, o pa-tungkil-tungkil. O diba, nakita natin na may tungkil siya sa mga ibang photoshoot niya doon sa headshot at saka sa swimsuit. Kung may tungkil pala siya, ang bongga, ang ganda-ganda, kakabog ng bonggang-bongga. That's why yung beauty na meron siya ay talagang pangabog. Hindi lang beauty inside, pati outside. Then, body. Noong 2021, I like her body. Talagang model-model lang. Ang tangkad kasi. Perfect. Ganon. Maganda siya bigyan ng swimsuit. At dito sa swimsuit, challenge. Actually, swimsuit photos nila sa Miss Universe 2024 ay talagang kumabog talaga siya. Kung hindi lang gamit na gamit yung kanyang swimsuit, siya talaga yung number one ko. Pero gamit na gamit kasi, so nilagay ko lang siya sa mababang pwesto. So ngayon, when it comes sa body, wala tayong problema. Ang iniisip ko lang, kung healthy nga ba siya. Kasi sabi niya, nagkaroon siya ng depression nung maligwak siya sa Miss Universe 2021. So ngayon, nagbabalik siya. Magkakaroon ba siya ng depression or whatsoever. So tingnan natin kung kakabog ba nga ba siya when it comes sa body. Kasi physical aspect, body, amazing. But inside, kung healthy nga ba siya, I don't know. But hopefully, mapag-aaralan yan ng bonggang-bongga. Ngayon ay pumunta naman tayo ngayon sa business side ng Victoria Velasquez Vincent ng bonggang-bongga. So, kung when it comes sa business, wala naman tayong problema dito. Eh, talagang kung ano man ang klaseng endorsement or ano man klaseng sponsorship ay kayang-kaya namang dalhin ni Victoria Velasquez Vincent. Kasi knowing her beauty talaga lang namang amazing. Knowing her capability when it comes sa pag-endorse at saka pag-sponsor, wala naman tayong problema dyan. Kayang-kaya niyang dalhin. Lalong-lalo na kung pangalan niya na ay Philippines. Miss Universe Philippines. Punta naman tayo dito sa brain. Ay, actually, hindi to problema. Kasi nga, noong 2021, siya nga ang nanalong best in interview. So, ano pa nga ba? Sino pa nga ba? O, diba? Kung baga, ngayon, lalo pa siguro siyang nagkaroon ng experience, lalo pa siguro siyang nagkaroon ng knowledge, lalong-lalo na siguro about sa culture ng Pilipinas, kung ano ba ang tourism and culture about dito sa Pilipinas, eh kayang-kaya niyang talagang pangabog. So when it comes sa brain or Q&A or ano ba tawag dito, yung kanyang communication skills, ay wala nating problema talaga. So comment down below kayo guys kung ano ang masasabi ninyo kung si Victoria Velasquez Vincent nga ba ay deserving to be the next Miss Universe Philippines. Violent your action, views and opinion, comment down below kayo. Kasi para sa akin, she will be the next Miss Universe Philippines. Pag nag-check niya lahat ang mga pinagsasabi kong 4Bs and 4Bs. There you go guys, maraming salamat at sana ay supportahan ninyo ako sa aking sa mga susunod ko pang content about sa girls dito sa Miss Universe Philippines 2024. And this has been Giselle Ortega. Hanggang sa muli po, paalam!